Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang ililigtas. Puri ang Ginoong, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pari. Tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad nang may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inhiga si Isahak matapos gapusin. Nang sasaksakin niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa nang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat.
lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama sila umuwi sa Beer-Seba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang iyon salay iyong patawarin. Salip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulog mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligayat galak na walang kapantay. Bayaan sabihin ang poon ay dakila at nangagahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus. Kaya't dinakila siya ng Diyos. Binigyan ng alang tampok sa langit at san sinukong. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kaniyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo
makapagpiyak na kasama ko kahit isang oras man lamang, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi maiaalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na tapat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong araw na ito, Huwebes, unang araw sa buwan ng Hunyo, ay ating ginugunita at ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Jesus, walang hanggan at dakilang pari. Ito'y ating ipinagdiriwang tuwing unang Huwebes matapos ang Pentecostes. Ayon po kay Santa Teresa ng Calcutta, minsang sinabi niya, kailangan natin ang pari sapagkat kailangan natin si Jesus. Ang pari po ay isang buhay na larawan ng pag-ibig ng Diyos para sa kaniyang bayan. Siya ay tinawag ng Diyos, hinirang at itinalaga para sa mga banal na bagay. Isinugo at ginagawang kasangkapan ng Diyos upang itaguyod ang kaniyang kaharian. Si Jesus ang ating Nuestro Padre, mahal na poong Jesus Nazareno, ang tunay, dakila at walang hanggang pari na patuloy na ibinibigay ang kaniyang sarili para sa ating lahat. Bilang pari, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, ang tagapamagitan ng sangkatauhan sa Ama. Siya rin ang tagapamagitan ng Ama para sa ating lahat. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ay patuloy tayong iniuugnay at inilalapit sa ating Diyos Ama. Sa sinaunang Israel po, kinakailangang isilang mula sa tribo ni Levi ang isang pari. Kaya bilang pinakamahalagang pinuno ng pananampalataya, mayroon silang natatanging tungkulin. Ang bawat pinunong pari ay itinalagang mag-alay ng mga handog at hain para sa ating Diyos. Ang atin pong mahal na poong Jesus Nazareno ay itinuturing nating pinakadakila at pinakamataas na pari. Dahil bilang tagapamagitan o bilang tagapaghain ng handog, hindi na siya kinakailangan o nangailangan na kumuha pa ng ibang handog o hain
upang ibigay at ihain sa Ama, kundi ang kanyang sarili mismo, ang kanyang sariling buhay, ang kanyang sariling dugo, ang naging alay, naging handog, at naging sakripisyo niya para sa ating Diyos Ama. Ang naghahandog, ang siyang naging handog. Uulitin ko po, ang paring naghahandog, ang naging buhay na handog. At yan, ginawa, binigay, inialay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno para sa ikapagpapatawad ng napakadami nating mga kasalanan at para na rin sa ating kaligtasan. Kaya nga si Jesus ay dakilang pari at ang kaniyang pagkapari ay para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama at para sa kapakanan ng sambayanan ng Diyos. Siya'y tagapag-ugnay at tagapamagitan para sa ating kabutihan. Kaya naman ang pagkapari ng lahat ng mga pari ay nakaugnay at nakaugat sa pagiging pari ni Kristo. Kaya nga po kung inyong mapapansin, isa sa mga pangunahing gampanin ng isang pari ay ihatid at ipahayag ang mabuting balita na mismong galing sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, ang pinakadakilang pari na nagpahayag at nagpadama ng tunay na pagmamahal ng Diyos Ama. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na ang pari rin ay sisidlan ng biyaya at pagmamahal ni Kristo. Sa pamamagitan niya, nagkakaroon ng daluyan ang mga biyayang kaloob ng Diyos. Sila ay hindi basta instrumento, bagkus ang mga pari, bukod sa banal na Eucharistia na kanilang inialay, ito'y nagiging buhay na tanda kung saan patuloy nating nararanasan na ang Diyos kumikilos sa ating buhay. Sa Eucharistia, nararanasan natin ang Diyos pinatatawad tayo sa ating pagkukulang. Sa Eucharistia, nararanasan natin na ang Diyos patuloy na nagkakaloob ng biyayang mga makalangit at patuloy na nagkakaloob sa atin ng mga pagpapala na kinakailangan natin upang tayo'y makapagpatuloy sa ating buhay. Kaya nga po sa araw na ito, alalanin at pasalamatan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kanyang pagiging dakilang pari, sa kanyang pagiging tagapamagitan sa atin at sa Diyos Ama, at bilang isang paring walang hanggan, naway tularan natin siya sa kaniyang mga sakripisyo at pag-aalay ng sarili. Dahil tayong lahat, tinawag tayo na maging kapwa manunubos ng kaniyang planong pangkaligtasan. Kaya't ang ating panalangin, Diyos Ama, salamat po sa inyong pagkakaloob ng mga pari. Mahal na poong Jesus Nazareno, salamat po sa inyong pagiging dakilang pari. Tinubos mo kami sa aming mga kasalanan. Hindi mo kami pinabayaang nag-iisa. Nagsugo ka rin
ng mga paring magiging katuwang mo upang ang Diyos hanggang sa kasalukuyan ay patuloy naming maparangalan. Sa banal na Eukaristiya, patuloy kaming nakakapaghandog ng mga sakripisyo dahil sa mga paring namamagitan sa iyo. Salamat, Ama, sa biyaya ng mga pari. Tulungan at patnubayan po ninyo sila. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanang ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Nanalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kaniyang mga anak. Sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaas at sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaas at sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
ang aming tagapamagitang si Hesukristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kaniyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghain ng anak mong muling nabuhay ay pinangangulahan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkan. Dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mm.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Itself before you, since it all before you faints and fails. Not to sight or taste or touch, we credit hearing, only do we trust secure. I believe, for God the Son has said, each word of God forever shall endure. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. Oh, my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. On the cross was veiled your God's splendor. In your manhood lies hidden too. Unto both alike my faith I render, and as to the contrite if I sued. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service. Ngayong June 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, gaya ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinatanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.